Veggie, good afternoon po sa ating lahat. And this time, lockdown pa rin po ang ating kondisyon. Although nakakapagrota na po tayo paminsan-minsan, pero sa dahil po sa tumataas po yung mga COVID cases sa buong Pilipinas, so yung iba bumabalik talaga dun sa more strict na implementation ng GCQ o kaya modified GCQ. Okay, pero hindi po yan makakahadlang sa atin para po magbigay serbisyo sa ating mga farmers o yung mga gustong maging farmer in the near future. That is why meron po tayo ulit session ngayon sa ating paboritong lecturer when it comes to how to grow crops. So nandito po yung ating kaibigan, sir. Okay, magandang hapon sa inyo mga takapagitig at saka lalong-lalo na sa iyo, Sir Michael. At napagbigyan niyo ulit kami dito sa inyong programang ito. Okay, so ngayong hapon po, ang ating tatalakayin ay yung pag-aalaga naman po ng string beans o yung tinatawag natin popularly called na sitaw, Sir. Okay, sige po, diretso na po tayo, Sir. Okay, sige po. Bago tayo mag-umpisa, kagaya po ng mga nakaraan ko pong mga sessions, nagpapahiwatig po ako ng mga pag-iingat na kailangan natin gawin laban po sa coronavirus. Okay, ugaliin natin, maghugas tayo ng kamay. Kung tayo po, kailangan po iwasan natin hawakan ang mata, bibig at saka ilong dahil ito po yung pangunahing lagusan pagpasok ng virus sa ating katawan. Kung tayo ay babahing, kailangan po at saka uubo, kailangan po ay takpan po natin. Panatiliin po natin ang kalusugan natin at saka kalinisan ng katawan. And kung meron pa po tayong kakausapin, yun po, i-observe na natin yung tinatawag nating social distancing, 1 meter hanggang 2 meter po ang layo. At umiwas po tayo o lumayo sa taong may sakit. Okay, ngayon, sitaw. Ito yung pag-uusapan po natin. Pong sitaw, yardlong beans o kaya string beans. Yan po yung popular na tawag sa kanila. Yan po ay hindi lang popular dito sa Pilipinas, kundi dito sa buong Asia po, kilalang kilala po yan. Ang kagandahan po niyan, pwede mong kainin yung bunga, pwede mong kainin yung buto, at saka po yung talbos. At hindi po mahirap yung alagaan. Kagandahan pa rin po niyan, ang ani na ibinibigay po niyan, in 2 to 3 days time, pwede ka pong mag-ani. Kaya nga po, makikita nyo, yung mga nasa syudad, maraming nagtatanim nito. Sa farmer din po, yung nilalagay din po nila kahit sa pilapil kasi nga po, hindi ito maselang, madali pong alagaan ito. Kay direct sunlight o partially shaded, pwede po ninyong ilagay yan. Kaya kahit dun sa pilapil, nilalagyan po nila. Biruin nga po naman ninyo, nag-iintay ka ng major crop mo, meron kang inaani every other day na panggulay para sa iyong pamilya. At ito rin po, may mga tao rin pong gumagamit ng tinatawag nating ina-extract nila yung juice doon sa dahon at kiniklaim nila meron daw po yung medicinal value. Okay, yun nga po, kagaya ng nasabi ko kanina, hindi maselang ang sitaw. Basta po yung temperatura ay nandoon sa 20 to 35 degrees centigrade, okay po yan. Kay direct sunlight, partial shading, pwede po nating itanim. Wet season or dry season, wala rin po yung problema. Basta ang lupa po natin, kailangan buhaghag, hindi po dapat matigas. Kasi maganda po yung, ang maganda po sa sitaw, yung rooting system, kailangan hayaan mong gumapang pailalim, palapad. At saka po dapat, yung lupa natin, na andoon yung pH level po niya, nandun sa condition na 5.5 to 6.8. Huwag po tayong lalampas sa 6.8, huwag din naman po tayong bababa doon sa 5.5. Okay. Marami kayong makikita ngayong mga variety ng sitaw sa merkado. Okay, pero ang sinasabi nila, kung kayo ay pupunta po o naghahanap kayo ng itatanim na variety ng sitaw, syempre, tingnan po ninyo kung angkop yan doon sa inyong lupa, angkop yan doon sa inyong panahon. Yung maturity, mamimili kayo kung gusto nyo mas maaga, kung gusto nyo mas malate. Syempre, number one pa rin po, kailangan maganda yung pagbibigay niya ng ani. Okay. Andun pa rin po kasi ngayon po meron tayong problemang matindi ngayon sa kwan, yung cowpea mosaic virus. Yan po yung isang malaking sakit ng ulo sa sitaw. Kaya dapat po mayroon niyang angking kakayanan para po labanan yung sakit pong yan. Okay po? At syempre, ang sitaw din po, yan po ay ang pagdedetermine kung anong variety. Depende po yan doon sa consumer natin.
So mamaya, i-discuss ko po sa inyo. Dapat po, ang sitaw ninyo, maganda yung buhay, makakapagbigay ng mahabang panahon para po kayo ay makaani ng mas mahaba po. Okay, ang variety po natin na pwede kong i-recommend ako po sa inyo. Okay, kasi may mga customer ang gusto nila doon sa sitaw, kulay berde. So yan po, galing po sa East-West, Makisig po ang pangalan yan. Yan, madali po yung alagaan, madali pong umani. Yun nga po, yung preference ng consumer, yung mamimili sa, ng mga mamimili, ng mga may bahay, yung gusto nila yung mas berde, yan po yung ating pwedeng i-recommenda. Tandaan po natin ho, may angking kakayanan po ito lumaban doon sa tinatawag nating cowpea mosaic virus. Okay, doon naman po sa mga may bahay na ang gusto nila ay yung medyo hindi masyadong berde, medyo madilaw. Ayan, makikita po ninyo, matikas. Pareho din po ang resistance niyan doon sa nakaraang variety. Pero ang pagkakaiba lang po nila dito, yung kulay po ng anang pan, ng aanihin ninyo. Kasi alam naman ninyo, preference, merong may bahay na gusto yung ganito, merong may bahay na gusto yung ganon. So ayan po, meron na kayong pamimilian po. Okay po, kagaya ng mga na-discuss ko, importante po yung tinatawag nating paghahanda sa lupa. Kasi ang pag hindi natin or ura-urada yung ating pagpiprepare po ng lupa, sa bandang huli, doon po tayo magkakaroon ng problema. So, sa paghahanda po ng lupa, syempre, kailangan natin kontrolin natin yung damo. Okay, ang ginagawa po ng iba dyan, spray sila ng herbicide. Kapag ka po naninilaw na, ayan, dyan nila binubungkal ngayon. Kasi yung medyo mamamatay na, naninilaw na, or patay na damo, ipo-plow under yun, ilalagay dun sa ilalim kasi pwede pa rin pong gamitin na yung tinatawag nating nutrient recycling. Okay. Sa plowing po at sa harrowing, yan po yung magbibigay sa inyo ng buhaghag na lupa. Kumbaga, magiging mababasagin yung mga tipak-tipak na lupa. Dito rin po sa pultong ito, habang binubukal po yung lupa, dyan po magandang maglagay ng tinatawag nating organic fertilizer. Kasi yung organic fertilizer, malaking tulong po yan para magiging buhaghag yung lupa ninyo. Siyempre, pag maganda yung pagkabuhaghag ng lupa ninyo, maganda yung sirkulasyon ng hangin, maganda din po yung drainage or hindi matiipunan ng tubig. At ang pinaka-importante po sa lahat, yung efficacy po ng abono ninyong ilalagay, mas maganda po kapag ka merong kahalong organic fertilizer. At ayan po, kapag handa na po yung lupa natin, mamimili na tayo doon sa paglalagay ng eras. Kung halimbawa po, isang trellis lang yung ating ilalagay, ang distansya ng eras na ating gagawin, 1 metro. Pero doon naman po sa na nagbabalak na halimbawa, 8-type, yung pagsasalubungin nila yung trellis, yun po, ang gagamitin yung distansya po doon sa eras niyan ay yung tinatawag nating 0.75 meters po. Yan, okay. Ang kagandahan din po ngayon, meron kayong mga options na gumamit kayo ng plastic mulch. Kasi ang isa po sa napatunayan, kapag kayo merong mulch, kay plastic yan, kay organic, maganda po yung magiging control ninyo sa damo. At ang isa po, yung pa, hindi po madaling matuyo yung lupa na inyong tinataniman. Kaya iniinganyo po namin na kapag kayo magtatanim, huwag po ninyo isang tabi yung paglalagay ng mulch, kay plastic yan, or kay rice hull o rice straw po. Okay, sa pagtatanim naman po, ang seeding rate na ginagamit dyan ay 10 hanggang 12 kilo bawat ektarya. Siyempre, nandun pa rin yung paalala namin na kapag kayo ay magtatanim po, kasi direct seeding po itong sitaw eh, bago po kayo magtanim sa lupa, kailangan lalagyan po ninyo ng basal fertilizer, yung tinatawag nilang patungtong, at pinakamaganda po niyan, kombinasyon ng organic fertilizer, at saka po nung tinatawag nating inorganic fertilizer. Pero tingnan po ninyo, sir, ho, kapag kayo'y gagamit ng inorganic fertilizer, eto lang, sir, ang quantity. Hindi po marami ang ilalagay ninyo. 5 gramo lang po bawat butas. Okay. So, magtatanim kayo, 2 to 3 seedlings per hill. Kapag ka po tumubo yan, kailangan i-maintain lang po ninyo 2. At ang distansya po niyan ay 30 metros. Meron isang sistema po ng pagtatanim, yung tinatawag nating drill method. 1 metrong linya, diretso yung paglalagay nila ng buto ng sitaw at ang bilang po niyan, 15 hanggang 18 po, bawat metro. So makikita nyo yan, pag lumalaki na po, diretso yung linya po ng mga sumisibol po na sitaw. Okay, ang sitaw po, kagaya din ng mga ampalaya, ayan, pipino, kailangan po ninyo ng
balag, yung tinatawag nating trellis. Kailangan po yan, uumpisahan na ninyo ng pagtatayo. 14 days after na sumibol yung inyong inilagay pong sitaw, kailangan po mag-umpisa na kayo, maglalagay po ng trellis. Ganun din po, kung ang inyong ilalagay ay single row trellis, yung single row plant spacing po ninyo, yung eras na ginawa ninyo, yung 1 meter, kailangan po ang poste ng trellis ninyo ay 3 to 4 meters. Pero kung double row spacing po ninyo, yung 0.75, ayan po, 3 to 4 meters, pero pagtatagupin niyo yung dulo para po makikita niyo sa litrato sa baba, yung double row plots din po. At doon po din sa paglalagay po ninyo ng trellis na yon, kailangan po lalagyan ninyo ng tali kung saan gagabayan ninyo o para doon kumapit po yung talbos na umaakyat para makaakyat siya doon sa ibabaw po ng ating balag. Okay. Hindi pa rin po natin pwedeng isang tabi yung tinatawag nating pag-cultivate ng ating taniman po ng sitaw. Dalawa po yun eh. Yung tinatawag nating off-barring kung saan yung lupa, kakahigin gamit ang asarol, ilalayo po sa puno. Yan ang primary po niyan talaga, kaya ginaganyan pang-control ng damo. Pagkatapos po yan, nakokontrol yung damo, di pag hinila mo yung lupa, mamamatay yung damo. Doon ka maglalagay ng abono. At pag naglagay ka ng abono, ibabalik mo naman po, yun yung tinatawag na healing para po matabunan yung abono. Kasi yung sistemang yun, yun po ang malaking tulong para po hindi mawala yung nitrogeno na inilalagay nyo. Kasi kung basta nyo iiwan yun sa lupa, ang nangyayari po dyan, sumisingaw yun o yun, nag-a-undergo po yun na tinatawag na volatilization. At kapag ganun po ang nangyari, hindi na po yun makakain ng halaman. Okay po, ayun, habang lumalaki po yan, gagabayan ninyo yung pagtaas po ng talbos, paakyat po doon sa ating balag. Para po, mabilis na makaakyat yan doon sa taas. Kasi ang intention natin, kailangan tumaas yan eh. Kasi kung hindi po yan tataas, bunga yan, sasayad sa lupa yung bunga. Kalimitan po, pag sumayad sa bunga, ayan, ang problema natin, masisira po yun. Okay, ang mga sustansyang kailangan po ng walaking sitaw, okay, nag-uumpisa po yan sa basal, yung sinasabi natin ng nitrogen, phosphorus, potassium. Kasi kailangan natin yun para siyempre mabilis yung pag-uugat. Kapag ka maganda yung pag-uugat natin, asahan mo mabilis yung tinatawag nating paglaki ng iyong itinanim na sitaw. Okay, pagpasok niyan doon sa vegetative stage, ayan, kailangan natin yan, mas malaki yung dahon, mas malaki yung tangkay, mas maganda yung paghaba ng talbos. Kasi yung mga yun, yung mga nakikita mong mas magandang yun, mas malaki, mas makapal, mas mahaba, yun po ay nagiging preparasyon sa pagpasok po ng pagbubulaklak at bunga. At pagpasok na natin po doon sa pagbubulaklak at bunga, doon tayo magkakaroon ng pagpapalit ng abono kasi kailangan natin po yung kumpletong sustansya para kung bumulaklak man yan, hindi man lalaglag. Kung lumalaki po yan, ibibigay sa iyo yung tamang laki po at haba ng sitaw. At syempre, nandoon po kung maganda yung sustansyang ibinibigay mo, maganda po yung mas mahaba yung shelf life niya. At mayroon din po yung kakayanan, tulungan kayo para labanan po yung mga sakit na dumada po doon sa ating talong. Okay, titingnan po ninyo yung programa ng Yara. Simple lang po itong aming nire-recommenda para sa sitaw. Okay, pagkatanim, ayan po, 5 gramo lang po bawat puno ang ilalagay ninyo 7-day interval. 5 gramo, kung kayo po, pamilyar naman kayo sa Jollibee po, yung kutsara ng Jollibee na puti, isa lang po noon. Kukuha kayo noon, kalusin ninyo yung ilalagay po ninyo, 5 gramo po yun every week. Okay. Sa puntong yun, paglalagay mo po ng Unique 16, masyadong gaganda yung talbos niya, dahon, mas malaki. Yan na po. Pagka yan, bibigyang paghahanda na po yan para sa pagbubulaklak. Pag pumasok yung pagbubulaklak, yung nasabi ko kanina, lilipat tayo sa isang klase ng abono kung saan mayroon pong 8 sustansya na ang taglay noon. Ang ilalagay lang naman po natin yan ay 6 grams per plant. Hindi po yan, kwan, hindi po magastos yan. Biruin mo ang isang sako, mahigit na 6,000 puno. Isang lagayan yun. Kasi 8 grams lang eh. Tapos ito pong Yara Liba Nitrabor, hahaluin yung kombinasyon yun, 2 gramo lang po. Mapapansin po ninyo, ang sitaw, hindi niyan kailangan ang mataas na dosage ng nitrogeno. Kasi yan po, gumagawa po yan ng kumukuha ng nitrogen po sa hangin. At yung pangangailangan niya, nakukuha po niya.
Kaya lang po, sir, dito rin sa ating pag-aalaga ng sita, huwag nating kalimutan po yung paglalagay po ng crop boost. Kasi yung crop boost po, yan yung magbibigay tulong sa iyo para kumapal yung ugat. Nasabi ko, palagi ko pong pinapaalala, kapag kayo'y nag-aalaga ng mga pananim, kailangan maganda yung suporta niyo sa ugat. Kasi diyan kumakain yung ating mga halaman. At kapag ka po bumubulaklak na, kailangan na po natin, lalagyan natin ang Caltrac. Kasi ang calcium po, kung yan ay manggagaling doon sa ground application, hirap na hirap po yan umakyat doon sa bulaklak, doon sa bunga. Para masuportahan po natin yung pangangailangan ng inyong nabubuong sitaw, ayan po, kailangan sprayan natin. Foliar spray ng Yara Vita Caltrac. Patamaan po natin yung bulaklak, patamaan natin po yung bunga. Para sa ganun po, yung requirement po ng halaman ng calcium, maibibigay po ninyo directly doon po sa lumalaki nating mga sitaw at saka na nadidevelop na bulaklak. Okay, ang sitaw po, maganda yung pag-uugat na yan eh. Ito, sinuportahan pa ninyo ng crop boost, mas gaganda niyan. Ibig sabihin yan, mayroon niyang kakayanan na lumaban o nakaka-tolerate doon sa drought. Kaya lang po, hindi ibig sabihin yan, ah, hindi na kayo magdidilig. Kasi kapag hindi kayo nagdilig, ang mangyayari po niyan, manglalaglag yung bulaklak po ninyo. Pero tandaan din po ninyo, ho, kapag kayo nagdidilig, hindi dapat sobra. Kasi pag hindi, pag sobra yan, ang nangyayari, either manlaglag ang bulaklak, mabulok yung puno, at pag nabulok ang puno, missing heel, hindi na po yan makakapagbigay ng tawag dito, ng bunga. Kalimitan po yan kapag tag-ulan, wet season, hindi nyo na kailangan magdilig. Pero silipin din po ninyo, ho, kasi meron naman yung mga pangitain. Halimbawa, nalulungkot yung dahon. Okay, nangungulot yung dahon, nalalanta, bumabagsak. Ayun po, ibig sabihin noon, naghihira po yan na sa tubig. So, kailangan suportahan po natin ang pagbibigay ng tubig. Weed management, okay, ito sa mga nabisita ko po ng mga sitawan, ito yung nagiging problema nila. Kasi sinatinanong ko sa kanila, bakit ganyan kadami yung damo ninyo? Eh, sir, nagmadali kami ng panihabol namin sa presyo. Gusto namin makatanim pagkaani, tanim agad. Hindi na namin, sir, nabigyan pansin yung mga nakasibol na damo. So, nangyayari noon, habang lumalaki yung kanilang sitaw, lumalaki din yung damo. Yung iba naman, yung sabi nila, sir, ito, nasubukan na namin yan. Kasi ang nire-recommenda lang talaga dyan, hand weeding. Eh, sir, napakagastos ng hand weeding. Sa isang ektarya, hindi pa namin nararating yun. Nasa kalahatian pa lang kami. Eh, yung inumpisahan, sir, namin, sumisibol na ang damo. Ang ginagawa, sir, namin, nag-i-spray kami ng glyphosate. Sabi ko, naku, delikado yun. Pero sir, hindi. Marunong kami, sir. Meron kaming cortina, meron kaming take. So, kung gagamit kayo ng glyphosate, dapat lubos na pag-iingat, huwag na huwag tatamaan po yung ating katawan ng sitaw or maampiyasan yung dahon. Kasi once na naampiyasan po yung dahon, goodbye, sir. Talaga pong hindi nyo mapipigil, mamamatay po yung inyong sitaw. Okay, crop protection. Yan, kailangan din ng sitaw. Kailangan natin mag-spray. Hindi po pwedeng mawala yan kasi makikita po ninyo, ito yung mga pesting pupunta sa inyo. Meron kayong bean fly. Langaw lang po yan, pero pag nangitlog yan, uod. Meron tayong aphids, maninipsip po ng katas ng halaman. Meron tayong pod borer. Aanihin mo na, tutusukin pa ng uod. Leaf miner, ito kalimitan, magkakon ito eh. Dito nang gagaling yung uod na pumapasok dito. Nandun siya sa gitna ng dahon. Hindi yan nasa labas. So, makikita mo, kung ordinaryong pang spray lang ay ispray mo, hindi mo mapapataya yan. At ito, hoppers, ito matindi ito. Pag marami ito, sisipsipin yung katas ng iyong sitaw, matutuyo yung dahon. Ngayon, punta naman tayo dun sa mosaic virus. Ayan, yung cowpea mosaic virus, matindi po ito. Makikita ninyo kapag ganito na po, hindi na po kayo bibigyan ng bunga niyan. Okay, nabubulok yung ugat, fusarium wilt, nalalanta kapag ka nasikatan ng araw. Kasi makikita po ninyo, ito, nabubulok po yung balat na yan eh. Kapag nabulok yan, daluyan po kasi ng tubig papataas ng puno doon sa ating puno ng sitaw. Daluyan po ang balat niyan. Kapag ka nabulok yung balat, ayan po mangyayari. Malalanta. Okay, ilang araw ganun. Pagdating na alas 9, lanta. Pagdating na alas 4, buhay ulit. Pero sa pagkakataong hindi po nyo yan masusolusyonan, magiging sanhinot po yan ang kamatayan. At yung rust, ito kulay orange. Pag pumasok kayo, kaputing t-shirt, sumayad sa inyo, yan po, kulay orange na yan, hahawa dun sa inyong t-shirt po.
Okay po. So, pagkukontrol ng peste, okay, ito, tuturuan ko kayo sa magandang strategy. Pag-apit sa problema mo, marami pong pwedeng gamitin dyan. Yan, nakikita po ninyo, pwedeng abamectin, acephate, acetamiprid, lambdacyhalothrin, so on so forth. Marami po yan. Kahit ano pwede mong gamitin dyan. Pero halimbawa po, ang malimit ninyo yung ginagamit, pamilya po ng cypermethrin. Ayan. Kapag ganun po ang nangyayari niyan, yung mga gagamitin yung mga susunod, abay, huwag niyo gagamitin yan. Kasi kung ito na ang malimit ninyo yung ginamit, malamang po ay naandyan. Resistant na o immune na yung peste nyo. E anong ibig sabihin po noon? Pag nag-spray kayo, hindi masyadong epektibo. Pag hindi masyadong epektibo, naandoon yung pangit yung kalidad ng aanihin mo or pwedeng magkasakit yung iyong tanim. So, anong gagawin mo ngayon? Pumili ka lang po dito. Dahil ito, yung mode of action nito, 3A, pumili ka ng chemical na ang mode of action hindi 3A. O, pwede kang pumunta sa abamectin, sa ACE. Pwede kang pumunta doon sa chlorantraniliprole, produkto ng FMC, mode of action 28. O, ayan po, acephate, mode of action 1B. Kasi, kung yun ang gagawin mo po, maganda yung magiging resulta ng pagkontrol mo po. Pero tandaan po ninyo, ho, kung kayo ay gagamit po ng mga pang-control na insecticide, kailangan po gagamit tayo ng nararapat na proteksyon. Yung personal protective equipment. Yung label, palagi po natin konsultahin yan. Kasi yan yung magsasabi, anong timpla ang gagamitin mo? Huwag kayo mag-i-spray po kapag ka matindi yung sikat ng araw. Kalimitan, alas 10 hanggang alas 3, huwag po kasi ang kataasan po niyan, mas prone kayo. Kayo, baka kayo tamaan po noon. At yung sinasabi ko po nito, yung mode of action, kapag halimbawa, ito, hindi ninyo gumamit, gumamit kayo po ng 1B, dalawang beses lang ninyong gamitin, lipat kayo doon sa ibang upan ulit. Hanggang dalawang beses lang para maiwasan po natin yung pag-build up ng resistant ng mga insekto. Okay po? Kung meron pa kayong katanungan doon, mamaya, ipapaalala ko rin po sa inyo ulit. Okay, ang harvesting po niyan, 7 days after nanunog bulaklak, pwede nyo nang anihin. At ang frequency ng harvest, kalimitan po, ikadalawa or ikatlong araw. Every other day, makakapag-harvest pa. Biruin mo kung ilang puno yan. Kung meron kang 1,000 puno, ay talagang matindi. Yung mga binibisita ko nga po, kasi kalimitan bumibisita kami alas 8 o alas 9, wala ka nang makikita nag-harvest sa puno. Kasi kalimitan, sabi nila, alas 5 sir hanggang alas 7, diyan kami nag-aani kasi hindi mainit eh. Pag pumunta ka na doon sa bukid na kanila ng mga alas 8 o alas 9, nandun sila sa silong, nagsosort, nagtatali niyan. Okay? Yun, yung sinasabing umaga, sa malamig ka, mag-aani. Okay? Tapos, iyan, pinaprocess nila doon sa hindi mainit na lugar. Okay, eto, meron akong tip pa rin nakita sa kanila, natutunan sa kanila. Sabi nila, kung gusto mong mas mahaba ang buhay ng iyong sitaw, pwede mong isaw-saw yan doon sa buko juice. Kung meron kayong halimbawa, meron kayong access doon sa mga makukuha kayo na sabaw ng buko, pwede niyong isaw-saw yan. Pero kalimitan na napupuntahan ko, sir, sabi niya, maganda yung tip na yan, naririnig na namin. Pero ang sitaw naman, sir, namin, pagka pinawa namin yan, kapag naitali na namin yan, bago magtanghali, sir, andito na yung mga buyer, pipikapin na yan. At saka yan, sir, hindi nagtatagal sa merkado. Pagdating din ng dapit hapon, wala na rin, sir, yan. Nasa mga kusina na yan ng mga bahay, nabili na po ng mga misis. Okay, post-harvest handling, ayun. Kaya nga po, pinaprocess nila, hinihiwalay nila yung pangit at saka yung luma, yung maganda, yung class A, class B. Kasi sinasabi nila, yung minsan yung class B, pag walang bibili, yun, pinapakain na lang sa hayop. Pero kalimitan, marami pa rin pong bumibili ng class B kasi alam naman ninyo, mahal ang sitaw ngayon, lalo na pumapasok po ngayon, yung isang bilot lang na gano'n, napakamahal po eh. Okay. So, ilalagay sa sako or plastic bag, kung ano man po yung ginagamit nila na alagayan po ng kanilang inani. At ito rin po, pwede sinabi nila, kung halimbawa iiwan mo yan or yung itatago mo yan ng isa hanggang tatlong araw, pwede mong ilagay doon sa mga tapayan na malalaki. Pero, wala pa yata ako nakita nito eh. Kasi ni-research ko lang po ito, ito yung rekomendasyon na binibigay nila. Pero sa pag-iikot ko po dito sa Laguna, sa Central Luzon, wala po ako nakita na nagtatago dito sa tapayan. Pero according po doon sa mga researcher, maganda po yung pagtatago doon. Kasi yung temperatura po ay naandoon lang sa 12 hanggang 15 degrees. At yun po magiging dahilan para humaba po yung buhay. Hindi ba mga dehydrate yung inyong inani?
Okay? At kapag po kayo ay nagtatransport niyan o halimbawa nasa tindahan, huwag po ninyong itatabi yung sitaw sa anumang prutas na nahihinog. Kasi kapag ka po ganun, yung inire-release ng gas po ng nahihinog na prutas, yun po ang magiging dahilan para bumilis po yung deterioration nito. Yun po ang ating gawin yan. Kaya halimbawa, tingnan nyo yung mga nagkukan sa palengke, malayo lagi ang sitaw doon sa, pati yung supermarket eh, malayo yung sitaw doon sa punto na tinataguan nila ng mga prutas. Yun nga po ang kadahilanan kasi mapapabilis po yung shelf life nito kapag ka po itinabi nyo yan doon sa tinatawag nating mga nahihinog na mga prutas. Okay. So, ito pong 2020, yung tinatawag nating 115 taon ng yara. So, bilang pasasalamat po ngayon sa at pagbibigay po ngayon sa mga magsasaka, mayroon pong mga programang hinahain ngayon ng yara. So, yung mga bibili po ng yara, pumunta lang kayo doon sa mga tindahan, makikita nyo, mayroong magandang diskwento ang i-offer po ng yara. At bukod po doon, mayroon kaming hinohold po ngayon at tinatawag na vlog contest. So, ano po ito? Simple lang naman po ito. Sinasabi namin, kung maaari, yung mga magsasaka na naging satisfied doon sa paggamit ng yara. Kumbaga, ikukwento mo kung paano ka nakaahon doon sa pagsubok, sa paggamit mo ng yara at doon sa servisyong ibinibigay tulong sa iyo ng mga field team ng yara. Gawa ka ng video, ang haba po niyan, 30 segundo hanggang 1.5 minutes at i-upload mo po yan dyan sa nabanggit na anibersayara, hashtag anibersayara. Yan, sa pamamagitan po niyan, lagyan niyo ng pangalan niyo, saan kayo nakatira at ipasa po ninyo yan doon sa website na sinasabi namin at ang contest po yan, tatakbo po yan mula July 1 hanggang August 30. At ang draw po niyan ay sa September 4. So, ano, kung sumali ako niyan, anong mapapala ko diyan? Ito po, meron kami magandang presyo diyan. Ah, premyo. Okay, meron kami magiging limang winner bawat teritoryo. Total of 70 winners. Pwede kang manalo niya ng Yaramila o pwede yan, winner, grower, unique. Pwede yan. O kaya mamili ka, gusto mo, Mila or Liva. Ang Liva, pwede kang Tropicot, pwede kang Nitrabor. Okay. So, one winner per region. Apat na winner ang total niyan. Yan. Tatlong sako naman ang mapapadalunan mo. At isang pinakamaganda po, yung grand winner, makakakuha po yan ng 10 sako ng abono. Either Yalawina o Mila, kombinasyon ng Yara Liva. Malaking kwad po ito. Ang gagawin lang ninyo, sabihin lang ninyo yung sa video, yung naging experience ninyo na ibigay na tulong ng Yara na makaahon kayo sa pagsubok na nararanasan po ngayon. Okay. Bukod po doon, aming inaanyayahan kayo, bumisita po kayo doon sa Yara Facebook page. I-like po ninyo, i-follow ninyo, i-share ninyo para po mabalita rin ng ating mga ibang magsasaka yung aming mga kinukwento po dito at ibinabahagi. Kasi alam po naman po ninyo, yung sinasabi ko na rin po noon, marami po kaming mga technology na natuklasan na maganda na pwede natin gamitin dito. Yan po, ibinabahagi namin po ng libre sa mga magsasakang Pilipino. Mayroon din po kaming YouTube channel na ngayon. Yara Philippines po, nasa YouTube na kami. Yung mga nakaraan po naming mga session, FB Live session, nandun po, 24 na po yun. Kaya kung hindi po ninyo napanood yun, pwede po kayo pumunta doon, balikan po ninyo, mapapanood din po ninyo. At saka nga po pala, ito, paalala ko rin po sa inyo, ito pong ginawa naming recording dito kay Mr. Regiman. Natutuwa nga po ako. Ang dami-dami, Sir Nakwan. Ang dami-dami na palang followers. Lalong-lalo na yung inumpisahan namin sa Kamatis. Grabe. Itong nakaraang linggo, inokwenta ko sa inyo. Maghapon ako nagsasagot doon sa mga tanong ng mga kasaka natin. At natutuwa naman ako. Yes, kahit dami po talaga. Po. Yes, sir. Dami po talaga, sir. Oh, yes sir. Natutuwa talaga ako at marami sir na natututunan sila. Yun nga sabi nila, very informative. At sabi ko, sir, pasalamat na nga po ako kay Mr. Regiman kasi siya yung nagbukas po nito. Kung kami-kami lang po, palagay ko, hindi ko sir maaabot yung ganung kadami kasi halos dumating na sa 90,000 po ang nakasilip doon sa aming ginawa pong programang yun. At ito nga po, tuwing umaga at gabi po,
patuloy po yung pagsasagot ko doon sa Facebook, doon sa Messenger, pati po sa text message, at saka yung tumatawag po sa akin. Kasi nga po, naipangako ko na kapag binigay ko yung numero kong yun, kung ano man ang itanong nyo sa larangan po ng pagsasaka, kahit palay, gulay, mais, o kung ano man po nasa isipin nyo, kahit saging po, sasagutin po namin yan. Tutulungan po namin kayo. Okay? Okay, abangan po din ninyo. Every week po, meron po kaming Yara Kwentuhan Pambukid. Yung Biyernes po yan, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Every week po yan. Dito kay Mr. Benjamin po, ang aming kung pan po dito, ang aking pinapangako ko Mr. Benjamin. Every week din po, magbibigay din po ako ng programa para din po maparating. Kasi alam naman po ninyo, sikat si Mr. Benjamin, eh, ang kanyang viewers nasa mahigit 100,000, ay makakuha lang po ako ng 10% ng yun. Masaya na po ako kasi marami pong makakarinig ng aming mga ibinabahaging mga tulong sa mga magsasaka. So, okay, ulitin ko po ulit. Oh. Ako po si Marcelo J. Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer Philippines. Kung kayo po ay mayroong katanungan sa larangan po ng pagsasaka, hindi lang po crop nutrition ang aming pana, tinuturo ngayon. Crop nutrition, crop protection, crop management. Pwede po ninyo akong i-text o tawagan po dito sa number na to. 0918-934-1237. Ulitin ko po ulit. 0918-934-1237. Hindi po ako magdadalawang isip na sumagot kayo. Kaya sumagot sa inyo. Kaya lang po sir, ganito po ho. May tiyempo na halimbawa, nasa sunod-sunod po ako ng FB Live. Huwag kayo magtatampo sir na minsan hindi antimano sagot agad kapag kayo nag-text sa akin. Basta pangako ko po sa inyo, every time na mabuksan ko yung telepono ko na wala po akong FB Live session, sisiguraduhin ko po na tutugunan ko ang inyong mga itinatanong po sa akin. So, sa itong punto po, last part na po ng aking slide. Mr. Benjamin? Okay. Ito na po tayo. Sir Merce, as usual, yes, kompletong-kompleto na naman, ano? So, hindi yes, lang sir. Yung pag-abono, syempre, pati yung crop protection, ano yung mga insekto, ano yung mga sakit, yes, pati yung yes, mga irrigation. So, kompleto na. Meron pang pa-premyo, no? Pag sumali sila dun sa... Yes, sir. Yes, sir. Opo. Okay. Hindi, kasi kaya rin naman ako, sir, natutuwa ng... Ali, alam naman yun, sir, hindi tayo basta makaikot. Eh. Lalo ngayon, bumabalik na naman uli sa GCQ. Eh, naka-schedule nga akong pumunta sa La Union next week. Eh, narinig ko sa radyo kanina, ECQ ang Juan Caba. Eh, doon ako pupunta, sir. Naku, sabi ko, patay. Hindi ako makakapunta. Kahit nga po kami rin, ano, dati nag-report na kami, pero ngayon medyo restricted na naman. Anyway, Sir Marcel, para lang ako ng ilang katanungan, ano? Una yes, sir. Po, it's, pwede daw po ba ng tanim sitaw, dahil kumikita yung sitaw, pwede po ba sitaw throughout the year? Ayan. Wala naman pong problema yon. Kaya lang, ang ginagawa po namin, hanggat maaari, mag-rotate kayo kasi nandun po yung posibilidad ng pag-increase ng populasyon ng peste. Kung kayo ay nag-rotate, kasi bawat crop po, iba yung peste noon. Ibang pamilya po dapat, ho? So, ganun ang gagawin ninyo. Kung halimbawa, malaki yung problema mo sa peste ngayon dito sa sitaw, pag nagtanim ka ng iba naman po, kagaya ng ampalaya, sinunod mo kasi may balag yon, gagamitin mo yung balag noon or pipino, no? Iba po yung peste noon. Hindi po magkakaroon ng dire-diretso yung pagkain yung ating tinatawag ng mga peste. Yun po, sir. Tapos, sir, isa pa po, no? Nabanggit nyo, kailangan mag-abono. Gano'n po ba talaga yes, kalas dapat ang pag-abono? Kasi yung iba, nakita ko, sa dalawa, tapos na. Pero ano po ba ay, proper business? Ganito po, sir. Parang bata po yan na pinapakain eh. Kung gusto mong lumaki yung bata, kailangan continuous ang pagkain. Ang aming pong nire-recommenda dyan, every 7 days, dun kayo mag-aabono. Yung abonong sinabi ko po sa inyo kanina, yun po yung ilalagay ninyong abono at every 7 days. Kasi yung sinasabi ng iba, sir, ang kwad po eh, mababa ang presyo ngayon, hindi na muna ako mag-aabono. Naiintindihan ko po yung inyong kwan, yung inyong katayuan. Kaya lang po sir, ang presyo, mababa ngayon, bigla pong tataas yan susunod na linggo, may iwan po kayo kung doon kayo mag-aabono. So, kung mag-aabono lang kayo kapag po maganda yung presyo, may iwan po talaga kayo. Kaya nga po sinasabi namin doon sa mga nagsasaka, lalo na yung sa saging sir, biruin mo ang saging, ang presyo ng isang kahon, 150. 150 isang kahon, ha? Talagang tamlay na tamlay sila.
hindi mo na mag-aabono. E nung sumunod, naging 290. Pagkatapos noon, naging 300, 400. Wala na sir, hindi mo na mahahabol yon. By the time na makarecover ka, maganda na yung magiging ani mo, malaki na yung nawala sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo, ganun po ang ginagawa ko. Pati kamatis sir, ganun din po. Sabi ko, diretso lang, sige lang. Hindi naman po yan habang buhay na ganun kababa na yan. Aangat at aangat po yan. Kasi yung ibang lugar, pagkatapos noon, tumitigil na sila eh. Yung kung kayo ay magmatsaga na sige lang, papatuloy mo. Kasi ang bunga naman yan, sir, hindi naman po dalawa, tatlong linggo lang, dire-diretso yan. Basta inalagaan mo na maganda, maganda yung ibibigay na bunga niyan sa iyo. At doon po, makakakuha kayo ng magandang tiyempo, magandang ani po. Okay. Okay. Ganito pa rin po pala, hindi ko masyadong na ipaliwanag kanina. Natandaan ninyo, pagkalipat po ninyo, yung sumibol na, yung 3 days hanggang doon sa tinatawag nating 44 days o 45 days, isa sa pinakamaganda po nating gamitin ngayon, yung tinatawag nating humic acid. Bakit? Kasi may mga sangkap po yung sustansya na wala doon sa ordinaryong abono na makakapagpabilis ng pagtatalbos. Mabilis yung paglaki niya, mabilis yung pag-akyat niya. At pag ganun po, yun din po ang tutulong. Kasi kombinasyon po ng humic acid at saka po ng synthetic fertilizer o inorganic fertilizer, yan yung pinakamagandang approach po doon sa tinatawag natin na pagpapalaki, yung integrated nutrient management. Hindi lang po kayo aasa sa inorganic fertilizer. Meron kayong meron kayong organic, meron kayong inorganic, pagsasamahin po ninyo, yun po ang magiging dahilan para makakuha po kayo ng mas magandang performance ng halaman po ninyo. Ay kaya nga po kasi doon sa mga nakaraan ko pong mga pinagtrabahuhan, ayan na nga po, naka-experience na po ako niya na kapag ka meron kayong humic acid, lalo na nga po kung ang humic acid ninyo ay galing po doon sa magandang pinagkuhanan, ay talaga pong masisiyahan kayo. At saka sir, hindi po mahal yan sir. Hindi mahal sir yan. Malaking tulong po yan sa inyo kapag ka po yan ang inyong ginamit. Okay, kung gusto ninyo, halimbawa sabihin nyo, susubukan ko lang muna. Okay po, subukan din niyo. Bumili muna kayo ng konti. Lagyan niyo yung isang bahagi ng inyong tanim. At tingnan po ninyo, in a week's time, tingnan niyo yung diferensya nung merong humic acid at saka po walang humic acid. Okay, okay, sir. Isang question na lang po, Sir Mercy. Yes, sir. Apa. Saan po ba mabibili? O saan po available itong mga Yara fertilizers? Kasi sa iba daw po, wala eh. Okay, ganito po. Totoo po yan, sir. Kasi yung mga, lalo na yung sa Visayas, ang daming nagtatanong sa akin. Visayas at saka dito sa Sambuanga, hirap na hirap daw. Sabi nila kasi sa akin, sir, ang ganda ng paliwanag ninyo doon kay Mr. Benjamin, lalo na yung sa Kamatis at saka sa Sili. Kaya lang, sir, nung naghahanap na kami, lalo na yung Yara Vita, napakahirap. Yun nga po, ginagawa na namin ng paraan kung paano namin maibigay yun or maging available. Kasi yung mga dealer po, dati nga po, hindi na po promote ng ayos, ayaw nilang kumuha kasi sabi nila, pag kukuha kami yan, tulog yung puhaw na namin. Eh ngayon na, marami nang naghahanap. Ayun, nagigising sila, uy, dapat pala mag-stock ako nito. Eh kaya nga lang po, yung ating condition ngayon na hindi basta pwedeng makabiyahe, hindi makaikot, yung mga deliveries na ho-hold, ayun po yung dahilan, kaya mabagal po yung pagdating. Pero ginagawa naman po namin talaga ng paraan na maging available yan. Kasi nakakapanghina din po yun na nagpo-promote kami. All of a sudden, pag sa tech, sabi niya, sir, wala akong mabili nito. Eh, ito na yung stage ng halaman ko na kailangan ko yung produkto. So, yun po ang ginagawa ko. Ikukunik ko yan. Kung halimbawa, nahihirapan kayong kumuha, ikukunik ko yan doon sa aming mga taong nasa field. Sila yung gagawa po ng paraan para po mabigyan kayo or makakuha kayo ng produkto na hinahanap ninyo. Okay po? Okay. Kasi, Sir Mercy, ito, classic experience ko. Sabi nila, okay, ganda nung ano, mukhang maganda yung 16, 16, 16. Kasi parang opo, upgraded daw yung version ng 14, 14, 14. Opo. Pero sabi nila, wala naman. Unix 16, okay sana, pero wala. Kaya tinatanong nila, anong alternative daw sa Unix 16? Eh mas maganda po sana kung magawan po natin talaga ng paraan, sabi niya. Yes sir. Opo, yun po. Talagang ginagawan ko na ng paraan 'yun. Basta ang kalimitan pag kami naghahanap na ang tanong ko agad sa kanila, sir, saan po ang location ninyo? Tapos titingnan ko na doon sa mapa ko, oy, ito yung aking kasamahan na naka-assign doon. Kaya sabihin ko, sir, meron ditong immediate requirement, may problema, ito yung kanyang kailangan. Tulungan mo kasi ngayon ang nangumroblema sir yung supply ng foliar fertilizer, yung Yara Vita.
Sabi nila, yung mga nakasubok, sir, maganda po talaga. Pero ngayon, bibili ako, wala akong mabili, sir. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, yan ang aming ina-address dito, nakaraan namin meeting ko. Okay. Colonel, sir, maraming salamat. Kompletong-kompletong tayo. Sige, sir. Maraming salamat din sa pagbibigay mo ng pagkakataon ulit sa aming grupo, sir. Kaya ako, malaking tulong ito, sir, sa amin talaga. Salamat naman po sa pag-appreciate. Kaya rin naman ako hindi nagsasawa kasi laging nakakatulong sa mga farmers yung inyong presensya, yung inyong lecture tungkol sa tamang pag-aalaga tulad nitong sa sitaw. Anyway, Sir Marcy, a few words na lang para sa mga farmers natin, mga viewers natin. Ano pang inyong may advice before tayo magsarado? Okay, ay ulitin ko na lang po ulit itong kwan ko ho, yung number ko po, pwede kayo dito. Okay, tapos kung halimbawa man po, kung meron kayong messenger, puntahan niyo po yung Yara Facebook page or yung aking messenger po, pwedeng doon na po ninyo at doon po tayo mag-uusap. Kalimitan po kasi kung merong problema kayo sa inyong pananim, ang aking pong ginagawa, nire-request ko, bigyan niyo ako ng litrato ng inyong kwan, ng inyong problema kasi kung ganun po ang gagawin ninyo, parang nakapunta ako doon sa inyong farm. Pero hindi naman ibig sabihin noon, hindi na ako pupunta sa farm nyo. Ho. Kung meron na pong pagkakataon, green and go na makapunta sa farm nyo, papasyalan ko kayo kahit kayo po ay nasa Mindanao. Kasi umiikot po ako Luzon, Visayas at Mindanao. At mas matutuwa po ako na mabisita ko kayo isang araw personally dyan po sa inyong bukid. Okay po? Minsan, Sir Marce, sama tayo sa field, ha? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Okay po. Sige po, sir. Okay po. Okay po. Ay, yun nga pala. Maraming nagpapasalamat eh. Kasi, sir, sabi nila, sir, bakit naman si Mr. Benjamin puro Mindanao na lang ng Mindanao? Sama naman, sir, tuloy-tuloy yung dito sa Luzon. Eh, ito, sabi ko nga, ito na nga po. Kaya nga po ako malimit din ng nandito kasi tinutugunan na rin po namin yung sinasabi nila na sana naman na ang i-feature ninyo sa Luzon naman. Kaya ito po. Okay. Sige, Sir Marcy, maraming salamat po. Salamat. Okay, maraming salamat din po, sir. Okay po. Bye-bye. Viewers po natin, mula po dito sa Laguna. So, ito po ang inyong Benjamin, Sir Mac the Benjamin. Maraming salamat po. Ingat po tayo sa COVID. Salamat po.